Tapos sinabi kong north, pointer natin yung deposit of prospect Awiri. Hanap tayo ng arrow na sinasabi kong north. Tignan niyo po yung maliit na linya dito sa triangle. Tsaka dito. Nakakita niyo yung pino ba? Tawang kumpasa, sinasabi kong alignment sa north. Kung magkamali ako nito, wala sigurado. Palpak yung basa natin. Yan o. Tignan niyo po yung kompas at saka dito sa linya gilid. Tignan niyo po yung kompas. Hindi ko pwede yung ano, why? Minus ko ka na. Diba? Agas. Lagi. Ako yung ano. Pinipunin mo part. Diba? Oo. Recite-recite so. Wala ta na recite-recite ba? Oo. Kung may kikamukan mo, sabot gay ko. Sayang, wala ko kapalit o para pang snack dito ba? Di, nagdala ko kwarta yung tana. Subscribe. Ha? Subscribe tayo kay Wawai Channel. Bay, Wawai Compass, the true guide of treasure. Subscribe po natin the Wawai Compass, the true guide of treasure. Mainit. Oh, kabalo, may kamo istorya ba yo? Bulun lang. Mo nang kadadlaw ko gablog og ginani kay kibali. Kung ga-gym ka siya, kadadlaw ka exercise by oras na by routine ka, mudako gid lawas nimo pirme, di ba? Oh, kani di man ni gym ato gamit. Reading man eh. So, muda ko gina itong kaalaman. Ano eh, dili lawas itong kaalaman. Ma-upgrade ta ba? Tungkol kayo makakita man itong sign, ma-encounter nga inana man dahil kada area. Lailahig pattern o angle, pero usa lang ang buto sa buto sa tanan. Di ba? So, proceed tayo mga idol sa part 2. So, ayan. Enjoy din. Papakita ko po sa inyo ito dahil wala pong ukit dito sa mga bato na kita namin dito. Wala pong marker na o yung forma lang sa bato na heart. Maliban nito is mayroon siyang dots. Kung di mo talaga siya lagyan ng marker, talagang di mo siya makikita. Nilagyan lang namin kasi para makita niyo talaga o maintindihan ng mabuti na ganito yung pattern na naka-dots dito. Maraming ang mga kibali silsil nito pero hindi ko na siya in-adapt. Ito lang yung mas pinakaklaro. Ayan siya. Kaya nilagyan ko siya ng marker. Kaya kung dito sa amin personal o actual, eh, kahit na walang marker to, klarong-klaro siya. So, papakita ko po sa inyo bakit naging ganito yung terrain o pattern niya. At saka ito siya, sa unang video na sign of letter V, ito po yung, muni siya bay. Ito yung sinasabi kong kibali, di ba sa unang video, rectangle type, nakita na to sa letter V dito, sa bandang north. Ito siya yung prospect na natin. Ito siya. Tapos, ito siya is naging deposito. At itong pattern na to. Makikita din natin to, ituturo ko sa inyo at saan ito banda. At ito lang uunahin natin. Papakita ko po kung gabat pinutol na heart ito siya. Ito siya is terrain. So tanawa ba ya ang pattern ba ya? So papakita ko sa inyo. Dinita magsugod bay. Bat po mga ka-true guide na ito, nag-isang bato lang to nilagay dito. Ito siya. So maintindihan niyo po bakit ito siya nag-iisang bato lang. Ba tanawa bay, tanawa palibot bay, napa bay bato? Wala na. Wala na ba? Kanilang ba? Kato. Oh. Og da dini wala na oh, di ba? So kana lang dayon. Bat po siya pinutol yung heart. Dini ta sugod bay. Para masabtan. Itong main marker na nakita niyo po sa unang video na na-vlog ko na sinisiyasat lang muna natin yung area. Continue sa part 2 at part 3 na din ito pala. Part 3 naman din eh. Itong bato, tarawan ni Baya. Itong bato na to, tapos iguhit ko po sa screen para makita o masundan niyo po yung meaning niya. Itong bato, tawang sunda. Mula na eh, wala na yung bato dito ah. Wala nang bato dyan ah. Wala na yung bato ba yung parihaan niya kadako. Mula yun eh. Ngano siyang morning na linya? Masabtan ni mo ni. Point ya po. Oh, nganong oh. Pero kaning sakto ni point mo ni siya digto bay. Masabtan na gyapon nato ni magpakita na ko ni ngano siya. Itong linya niya, meaning niya, ito lang yung putol, wala nang continuing bato doon sa unahan. So tanawa kini itong bato. So lakad tayo dito, mga idol. So pwede ni mo na si adapt kay corrected naman, di ba? Okay, kung imong imaginon ang heart type bay, muna siya ba to? Ito siya. Continue, di ba? Ana. O, napay ba to? Itong ba to pa din? Ito.
Kaya na yung mga islas na mahaba. Yung mga islas na mahaba. Mayroon yan lahat. Ito, itong bato. Oh, itong malaki. Oh, ito lang siya malaki. Tapos kung mapapansin niyo po yung kurba niya dito, tawa ang kurba ba? Tawa ang kurba. Titingnan niyo po yung kurba connected doon sa unahan yung malaking bato. Saka mga dinaanan nating bato, kurba niya. Pagliko niya dito, ito po yung may nag-ano rin dito naghuhukay na rin. Ha, din eh? Dito, doon siya, doon. Kinsa man na sila? So, yung galing sa, may nakapunta dito galing sa Davao. Doon siya. Makita nato na kung positive na ang iyang site by. So, padayo nato ng terrain na. So, ito yung, ano niya, terrain ng bato. Tapos, connected niya dito. Sa bato na to, yung connected niya, itong gilid. Tingnan niyo po yung connected niya doon sa gilid. Tapos, ayan, paliko na dito yung terrain niya. Pwede rin itong gagamitin mo, pero yung terrain ng gilid sa bato. Papunta doon sa isang bato. So, nasabta na ni mong pattern, yung forma. Oh, ito, nag-isang bato. Ayan. Oh, tingnan niyo po, nagporma na po siya, nakurba na po siya, forma na siya sa kabilang kuan pisngi ng heart, di ba? Ayun, no? Paikot. Oh. Pagdating dito, makita niyo po yung bato. Makita niyo po dito sa gilid kasi ito yung matatamaan mo pag galing ka doon sa bandang east. Ito po yung matatamaan mong bato. Nag-iisa lang bato nito. Ulitin natin. Tingnan niyo po yung matatamaan dito. Yung may marker. Ayan o. Oh. Yung linya niya, paikot. Tanawa ba yun? Tanawa ba yun? Oh, di ba? Paliko. Paliko yung, yung linya niya. Para siya nag-letter C o B. Yan, paikot. Bakit siya paikot? Tinuturo niya po din itong bato nito. Dito, ayan o. Oh. Ayan, may bato pa dito. Ito lang din yung may marka kanina na may heart. Ayan. Andun po kami sa actual kanina. Pinakita ko sa kanya yung terrain. Ayan, paliko. Yung paliko na yon, yung bato na. At saka papalabas na kami itong bato. So, ang continue niya, bay, mo naman eh, pagawas naman ta, mo man ito ipasulod. Ito yung papaloob sa corpse sa heart. Oh. So, yung karugtong niya, andito lang, oh. Narin ni bay, nag-isang bato, bay. Ay, di natin ito i-adapt kasi litaw. Ito lang yung bato, natabunan lang ng mga, ano, lupa. Ayan, oh. Di ba? Nalaking bato. Oo. Oh. So, kita yung bato. Oh, tapos, kung dito ka pupunta, Tore, yung continue ba yung pattern? Din eh, nasiguro yung bato din eh, pero natabunan na ba eh? Na may lutaw, gamay yun ako? Oh, kani. Pero, muna siya yung pakon sa heart. Muna yung continue ba yung nara kani? Kani, sign, kani nga signed. Oh, di ba? Muna yung mong last main encounter. Nagits ni mo tong ignon ako nga letter B sa unang video. Oh, muna, moto siya. So, muna siya ang last buy. Ngano nga mubo, ba't dito siya, si tawag nito, pinutol, ba't dito mubo? Tuwaray ang sumpay niya, di ba? Kato align. Kung mapapansin nyo, tingnan nyo yung marker. Itong marker na linya, parang nag-letter B din. Itong marker, yung connected doon sa sinasabi natin. Tapos ito siyang islash na to. Yun po yung karugtong doon sa malaking bato. Kaya kita, yung kanina. Oh, yung main marker doon. Ito po siya, titignan mo, wala nang bato dyan, oh. Di ba? Wala na. Oh, lahi naman to, di ba? Pabukad naman. Kung muna siya i-forma sa heart by. Pag titingnan natin, why? Saan natin makikita yung ano to? Di ba, na-explain ko na sa unang video na yung ang letter B. Ayun yung nagtuturo. Oh, di makikita, may maintindihan niyo po mabuti. Itong sinasabi kong letter B pattern na ginawa nila dito, makikita niyan sa coding. Tingnan niyo po yung dots na yan. Nakita niyo na yan sa part 2 sa video. Oh, sa unang video na to. May encounter mo yung bato na yan. Tapos, direct alignment mo siya ang east and west. Matarget mo po dyan. Dyan sa bandang west yung deposito. So, di ba? Na-explain na ako, di ba? Sa unang video. O, dyan. Tapos, balikan po natin yung heart. Kasi sinabi ko dito, karugtong. Ito lang yung dulo ng heart niya na pinutol.
Yun po yung karugtong niya. But oh, kung i-analyze ni mo tanawa, ba taas dito din himubo lang, di ba? O kung na-slanting. So kung titignan mo po yung heart na yon, naka-slanting din sa inukit doon sa bato. Kaya tinatawag natin timan ni baya nga iyon ko sa imo ang deposito diha lang nga side. Ha, sa gilid sa heart kung imo nga tubangon ang heart ana. Di na sa bandang right. O kanan, kanan man sang tuo siguro, di ba? So ayan na po. Kung sa heart pattern ka lang, nara ba yun? Kung sa heart pattern ka, yung main marker yung bato, tapos nara itong tumoy ba yun? O, itong dito, tumoy. Tawa ang dots ba yun? Nasa kilid o. Nara kaning dots man yun? O, dito lang, side gapon, di ba? O. Nasabta ni mo? O, dito siya sa kilid. Pero kung dili ni mo ibasi ang dots nga gibasi ni mo ito sa heart is pariho ra. Muna yung dots niya. Ayan o. Tamo ni siya kung di mo siya ibase dito doon sa letter B. Galing ka lang dito sa bato na to, target mo lang siya. Diyan makikita mo na din yung prospect sa bandang west. Diyan po. Ah, dito yung west northwest ang prospect o deposit na minimension natin. Kasi itong heart na to, target mo lang dito yung oblong. Ayan lang siya. So, tanawa ba ya? Imagina ba ya? Mapapansin niyo po kung dito ka sa heart, dito ka sa baba. Kasi naka medyo siya bundok, maliit ba? Tawa ba 'yo? Oh, nakabaloktot siya dito. Tapos nasa medyo sa baba. Na ba 'yo? 'Di ba? Mura siya nakatap na. Nasa gamay sa baba, sa likod. Ibalay kung dito mo siya titingnan, medyo siya sa nakatalikod siya, naka binaon, nilagay ba 'yung deposit. Pero walang bato diyan, walang bato na makikita mo. Yung straight niya dito, yung mga tatlong niyog na 'yan. Pero dito, papakita ko to sa inyo kung saan po itong target triangle. Ba't naging dinikit siya dito? Papakita ko po sa inyo ito. Rectangle type triangle. Dito, kung iklaro mo talaga yung linya, nara ba yun? Iklaro ni mong linya ba? Mura po siya glitter D type. Kaya nara ang kilid sa kwan, nara kilid o, naka kwan. Pero rectangle na, ipagka-rectangle siya. Aman tong pintel pinato ba? So ito po yung sinasabi natin, triangle. Pero kung ikiklaro mo dito sa gilid, para rin siyang letter D. Rectangle o letter D. Ito siya. Ganito yung pattern o terrain niya mga ka-true guide. Ayan siya. Yung shape niya dito, groove. Ito sa malalim, para siyang rectangle. Kibali tatlo, yung dinala niya dito, triangle, rectangle, at saka para siyang nag-letter D. Ganito yung type. So kung makita niyo po, mapansin niyo dito, ito sa heart, target mo lang dito. Ito yung dinadaanan niya. Ito po yung dinadaanan niya. Semi-canal. Paki-close rabay. So, lagyan ko siya ng compass. Tapos, i-target ko siya sa actual. Kung ano yung main counter niya dito, makikita po natin to sa actual. Ito, makikita natin to. Kung ano, anong meaning niya yan. Rabayo. Dito, alignment siya sa west 44 degree. So 44 degree target na ako, west 44 degree. So ayan po siya. Bay, hindi niya sinintro ang isang bato bay. Ito yung main marker kanina bay, lihis bay. Dito sa gilid ng lubi o niyog bay. Ang target niya. So lalakarin natin. Di po niya na sintro itong bato na to. Na-zoom na ako. Ayan, di niya na sintro niyan. Dito sa gilid ng niyog, gilid po niya. Itong gilid na po. Straight lang po tayo, makikita po natin kung anong ma-encounter natin dyan. So, straight natin kasi maliwalas na naman siya tignan. Makikita natin kung anong ma-encounter. Triangle o semi-rectangle siya o kung titignan mo siya, di talaga kung titignan mo ganito yung pattern o terrain. Tsaka na natin ma-target yung deposit din dito. So, lagyan ko ulit ng compass para makita niyo po. Lagyan ko muna siya ng compass kasi pagpunta natin doon, direkta natin i-target yung deposit na. Kasi ganito lang siya. At dito, target na ba yung prospect o deposit. So, lagyan ko siya ng compass galing dito. Mayroon linya, nilinihan na natin.
Ayan, makikita niyo po yung compass. Naka free wheel po yung compass. Alignment po siya sa north. Ayan po, north. Ayan po, ganyan lang siya ikopya natin. So, deposit na yan, makikita natin. So, target natin, ato na lakon bay. So, timan niya. Niya, diniya mo niya, estreta, kilid sa lubi. Di natin siya i-post para maintindihan ng lahat. So, nasa gilid lang tayo nakadaan, oh. Sa gilid lang din sa bato. Kung anong encounter natin sa unahan, wala na. Yun na ang hinahanap natin, triangle na may rectangle na ukit at forma siyang D. Yun po, formang D o triangle. So, ngayon ko lang yun binasa na sinasabi natin. Ito, gilid ng lubi o niyog. O, diba ba? Pingis niya ba ya? O, pingis niya. So, di niya ma-adapt yun. Anong makasalubong natin bato? Bato ba o ano siya? Yan. Nasa gilid na tayo ng lubi, niyog. Nadaanan na natin. So, na-encounter na to ba yo? So, duha lang ka bato ba? Dako siya nga bato. O, kato dito sa unahan. Luto naman. So, na-encounter ba yo? Muna yung ato ma-encounter dito. So, hanapin natin yung triangle at rectangle, pintilpin. Nakita ni mo? Tawa ang purma sa bato. D. Nag-letter B, D, di ba? Oo. Oh. Letter D. Ang triangle, asa man ang triangle? Okay. Pwede mo nakita na ang triangle, oh. Oo, na rin, oh. Nakuha ni mo? No, na. Kani nga linya, kani. Anaw ni mo? Oh, di ba? O triangle, letter D, di ba? O nga nung niingon ko sa imo o simi mora siya na ipagka-rectangle. Galing dito sa slash niya, ayan o. Oh, ito. Tapos, yung connected niya dito, nawala siya dito. Ayan o. Oh, no? Na ba yun? O wala yun eh, naraw. Para makita agad ba nga. O, muna siya. Ang meaning, di ba? Nakita na to ba? Kung anong nakapattern, nakasulat doon. Kita natin dito sa banda. Tapos sinabi kong north, pointer natin yung deposit of prospect, Awiri. Hanap tayo ng arrow na sinasabi kong north. Tignan niyo po yung maliit na linya dito sa triangle. Tsaka dito. Nakakita niyo mo pino ba? Tawang kumpas ha, sinasabi kong alignment sa north. Kung magkamali ako nito, wala sigurado, palpak yung basa natin. Yan o, tignan niyo po yung kumpas at saka dito sa linya gilid. Tingnan niyo po yung compass. Ayan o. Kahit naiikot natin, ganun lang din ang pinapakita. So, mainit lang. So, kailangan maiklaro na mabuti. Ayan siya o. Ayan o. Ba, di ba? North ba? O, no? So, galing dito, target mo lang siya ng alignment 360 degree north. Muna ito yung prospect o deposit na direct. Hindi na idam. Tiyari gidapit. Ibabalik ka niya dyan. Lagi mo? Oh, target mo lang siya ng north. Wala na. Oh, tugmang-tugma siya doon sa sinasabi ko sa unang video na letter B. Di ba? No. Main marker, maliit lang siya. Pero, ikaw mo tumbling ha. Di naman madawag ba? Yeah. Oh. Ano to? Nakabound siya. Oh. Oh, di ba? So, kung anong nakadeklara doon sa sinasabi kong triangle, nakikita natin dito. Di ba? So, nandun lang yung prospect o deposit. So, straight lang po. Ako lang po yung... At least, kabalo na ka nga, di ba? So, alam ko na po kung paano siya hanapin o saan yung banda yung deposito. So, ayan po yung basa. Tapos... oh sige. Nainitan po yung kasama natin. Tapos, papaliwanag ko po sa inyo ng mabuti sa susunod na video siguro. Paano basahan na to? Itong marker na to, dalawang deposito. Duha ni ka-deposit ba? Ha? Duha ka-deposit. Itong marker na to. So, doon po. Kaya, yung katapitang na triangle na rectangle types. Duha to, meaning ato, duha to siya ka-deposit. Pero, dalawang dots din dito. Kung mapapansin niyo po dito, makikita niyo is baloktot. Nasa left and right treasure deposit po yung pinapakita. Kung dito katatayo, nasa bandang north at saka south yung deposit. So, abangan niyo po sa next video kung paano siya basahin, paano hanapin to. Na pareho lang din ang basa sa unang mga video na sana naintindihan niyo po. Papaliwanag ko pa sa inyo bakit naging dalawang deposito na isa lang yung naituro ko doon sa kabila.
Kasi step by step po. Kasi isang deposit, isang deposito, dalawa po yung pinapakita o pattern. Kasi matutugma yan lahat sa mga marker. Makikita natin kung saan banda yung prospect. Sayang, wala kong kapalit o para pang snack dito, bay. Di, nagdala ko kwarta. Ano na? Subscribe tayo kay Wawai Channel. Bay, Wawai Compass, the true guide of treasure. Subscribe po natin the Wawai sure. Compass, the true guide of treasure. Mainit. Oh, kabalo, may kamo istorya ba yo? Bulun lang. Inana mo ko Tagalog, tamling-tamling mga ni usahin.